Hello! Welcome to my vlog! Pasensya na at medyo matagal-tagal na akong hindi nakakapag-vlog and madami talaga akong ginagawa for the past few months talaga. Super loaded po ang aking work and minsan lang na lang po akong makapag-edit ng aking video. So, guys, alam nyo, hindi ko siguro mga 4 years ago na yon. Meron kasi akong vacuum na wireless pero hindi siya nagtagal. Although nakaset naman palagi yun every single day pero hindi kasi ako contented dahil hindi pa rin malinis yung ano yung dapat i-vacuum. So, eto ngayon po, ayan, bumili po ako ng panibagong vacuum. And sa totoo lang po, naninibago ako kasi dati yung aking vacuum is wireless. Siya lang mismo ang nagva-vacuum. Pero dahil hindi nga ako satisfied and hindi na rin siya tumagal, so bumili na lang ako ng panibago. Ito, ipapakita ko po sa inyo at talagang superb and nagustuhan ko siya. Yan po yung binili kong vacuum. Yan. Ang gusto ko kasi is yung meron siyang iba-ibang function na po pwede kong gamitin, lalo na yung matataas na lugar, items like yung ceiling fan. So meron siyang brush dito na pwede kong gamitin and malilinis ko yung buong gusto kong malinis. Pati yung, basta yung certain location na hindi ko nalilinis because of the vacuum nga na meron ako dati yung wireless. Pero ngayon ito, marami na po siyang selection na pwede kong gamitin nga kasi may mga iba-iba po siyang attachment. So, natutuwa ako dahil bagless pa siya. So, meaning, talagang superb yung pagkapili ko ng vacuum na yan. And natutuwa lang po talaga ako. Kasi, dalawa po kasi yung pusikat po namin. Eh, pag hindi ko po talaga binacuum every other day yung bahay, naaano ko yung, although wala naman akong problema sa pusa. Kasi, alam ko meron akong pollen allergy pero dahil ito indoor cats yung alaga namin, wala akong problema. Hindi ko nararamdaman yung suffocating. Yung parang asthma attack, wala akong nararamdaman yun. Ang gusto ko lang is malinis yung bahay, nabavacuum ko ng maayos. And believe me guys, itong carpet, yung carpet na yan, Sus Maria Joseph, sobrang dumi. Sobrang dumi. Kasi nagamit ko na nga yung vacuum. And believe me, nasyak ako dahil ang dami niyang buhok. Buhok ko, buhok ng pusa. Plus yung, kasi palagi nga kaming naka-shoes pagpapasok ng bahay. Although ako naman, palagi naman talaga akong naka-sleepers. Pero si Andy kasi dire-diretso sa bahay. And although hard flooring po kami. Pero yun nga lang, itong carpet na to, nasyak ako dahil sobrang, sobrang dumi. And ito, natutuwa ako. Tinan nyo yung ano niya, oh. Nalinis talaga, natanggal lahat yung dapat tanggalin kasi gusto ko malinis yung bahay ko. Ayoko kasi ng madumi, blah blah blah. And speaking of malinis ang bahay, alam nyo guys, nag-rearrange ko siguro mga a week ago. Nilagay ko yung aking yung bike exercise diyan sa corner para pagka gusto kong mag-exercise, imumove ko na lang po itong chair na to, tapos manunood na lang po ako ng kung anong gusto kong panoodin habang nag-bike exercise. Kasi mas
na ano ko is, mas maganda kung ilagay ko na lang siya sa living room. Kasi kahapon din, no, not kahapon, siguro ano yun, the other day, nag-organize ako sa kwarto ko dahil ang dami kong gamit, naguguluhan ako dahil marami na akong naka-line up na outdoor project. So, kailangan ayusin ko na muna itong kwarto ko habang meron pa akong free time kasi mas gusto ko yung organize yung gamit ko dito sa loob ng kwarto ko dahil pagka pumasok ako dito sa kwarto ko, feeling ko yung kailangan gusto ko yung relax. Relax talaga yung ano yung pakiramdam ko. And kahapon nga nag-rearrange ako. What I'm saying is yung nag-organize ako. Tapos dahil nawala na nga yung itong vacuum na to, may mapaglalagyan naman po yan eh. Lalagay ko po yan dito sa closet ko. And then itong box na to, lalagay ko muna siya bukas sa shed dahil medyo malamig-lamig pa. Hindi pa ako, although naka-t-shirt na ako ngayon, pero pag sa labas, malamig pa rin po eh, dahil although hindi na kami nakaka-encounter ng snow, pero yun nga lang po talagang sobrang lamig ngayon. For siguro mga 1 week na sobra yung pagkalamig, although wala kaming snow. So, kahapon, ang ginawa ko, nag-inventory ako and inayos ko yung corner na yan kasi lalagyan ko siya ng label. Dahil lahat po yan, puro mga ano ko yan, mga gadgets ko yan eh. Yung mga sa computer, basta iba-iba. So ang gagawin ko, magla-label ako para alam ko kung ano yung dilalaman nung mga ano na yan, mga plastic na yan, yung black and white. So, natutuwa lang ko kasi parang ano, parang sa akin is relaxation sa akin yung pag nag-organize ako ng gamit, naglilinis. Sobrang ano, sobrang relax para sa akin pag linis yung maayos yung lugar, maayos yung pinaglalagyanan, you know? Yun. Ano na yun, contented na ako sa ganung ano, ganung lifestyle. Yung basta gusto ko lang is kahit walang pera, basta malinis yung bahay mo and organize ka. Ay, nako. So, meron pa akong i-share sa inyo, guys. Ang pinaka magandang nangyari sa akin, for this month, ano, na, teka, lagay ko po kayo sa ano, para makainom ako ng ano na hot coke. Abang, kausap ko kayo. Lagay ko muna kayo dyan. Para mainom ko tong ano. Naka-way support po ako kasi marami po akong nililift and pinoprotektahan ko po yung aking likod. Mas maganda na yung ano, inaalagaan mo yung sarili mo. Anyway guys, yung gusto kong i-share sa inyo na maganda. Pasensya na kasi hot cocoa to and sarap na ano dahil niligyan ko po siya ng dark chocolate, ayun yung Hershey's. Ang gusto ko pong i-share sa inyo, and talagang, ano, kasi dito sa amin talaga, well, sa lahat naman talaga ng state dito sa USA, kailangan talaga, yearly, ini-inspect yung sasakyan mo. Kasi pagka na-fail yung sasakyan mo sa inspection, problema yon. Ibig sabihin, maghahanap ka ng paribagong kotse or certain ano move na alam mong dapat meron kang sasakyan. So lucky me, nakapasa yung aking tinawag ko kasi yung aking Kia Soul na rescue and tuwang-tuwa ako kasi napasa siya. So meron akong car inspection sticker. Kasi dito, ang car inspection sticker is good for 1 year. Kasi yearly nga po, ini-inspect yung sasakyan kung papasa ba or hindi, yung mga ganon. Ay, nako, salamat. At bumasa yung sasakyan ko kasi. So, totoo lang, yan palagi yung pinoproblema namin dito eh. Pagka yung dumarating na yung due car inspection mo, kasi ang hoping mo is pumasa siya kasi if not, naku, Diyos ko, malaking gastusin yun dahil maghanap ka ng
sasakyan nga na kailangan mong gamitin, lalo na pag nag-work ka katulad ko, kailangan ko ng transportation. So, ay, thank the Lord. Thank the Lord talaga at pumasa yung aking rescue. Ganon din kay Andy, kasi si Andy ahead sa akin and nakuha niya yung kanyang car inspection, if I'm not mistaken, January. Ako is March. So, ano na kami? All set na kami for a year. Ay, nako. Thank the Lord. Thank the Lord. So, anyway, guys, ako'y maglilinis and iko-continues ko pa rin yung aking pag-vacuum kasi kailangan ko pa rin i-vacuum yung mga ibang spot, yung ibang lugar pa ng aking hindi nalinis the other day. So, dyan lang po kayo. Alright? Okay guys, tapos na akong yung mga ilang portion lang na hindi ko na vacuum kahapon. Pero for heaven's sake, tinanggal mo. Kahapon nag-vacuum na ako, ngayon nag-vacuum ulit ako. Tingnan niyo po yung na-collect ko. Only for a short period of time. Ayan po. Di ba? Kaya mas maganda talaga yung nababacue mo siya talaga ng ikaw talaga eh. Kaya maganda talaga yung nababacue na ikaw talaga dahil nakikita mo talaga yung anong lugar, yung corner, yung lahat-lahat na dapat mo mabacue. Kasi yung wireless vacuum ko nga, hindi ako contented. Although, malinis yung nilalakaran ko, pero ibig sabihin yung mga ilalim, yung mga taas, kasi yung ilalim tsaka sa taas, kahapon nilinis ko na yon. Yun nga lang, hindi pa ako contented, kaya yung mga ibang lugar na binakim ko ngayon, binalikan ko ulit, kasi lagi nga po kami lagi ako naka-sleepers, tapos si Andy lagi naka-shoes sa loob ng bahay. So, mas mabuti na po talaga na meron akong vacuum na ganito. So, ngayon guys, eto pa, medyo natitrilled ako dito kasi sabi daw, rewind, ano tawag yun? Ano ba sinabi? Meron siyang cord rewind. Tingnan, kasi kahapon, nagtataka ako pa paano ko ba gagamitin. Pero ngayon, eto, I figured it out. Eto, meron akong tatapakan dyan. Ayan o. Tapakan ko lang ito. Tapos, yung cord na yan, mismong siya na ang papasok sa loob ng vacuum. Ito yan. Ay, narinig nyo? Kailangan pala ipipress mo siya ng hard. Ayan. Nakapasok na yung cord. Ayan na siya. Ayan. Siguro narinig nyo, no? Kasi kahapon, hindi ko ma-figure out dahil yung pag-press ko nga is medyo very light and kanina nga nahihirapan din ako. Yung pala is kailangan talaga madiin yung pag-press mo. Medyo nilibago lang ako kasi sabi ko nga yung nung meron nga akong wireless vacuum, siya mismo yung nagva-vacuum sa buong bahay. Ito, yung aming bahay. Eh, mas gusto ko yung ako na mismo dahil nalilinis ko talaga yung dapat kong linisin. And nakatingin ako dahil siguro next time ko na lang itong iba-vacuum. Kasi yun iniisip ko eh, yun yung sa taas. Piyado, maalikabok yan. So, at saka yung ceiling fan. Yan, naku, piyado, madaming cobweb yan. Pati rin na yung doon sa isa pa. Yun. Anyway guys, maraming pong salamat sa pagsusubaybay ng aking channel. Please like this video and don't forget to click the notification bell para po na-notify kayo kapag may bago po akong video.
Guys, marami pong salamat. I'll see you on my next vlog. Bye for now. Bye. Thank you guys for watching. Please subscribe to my channel. Goodbye. Love you all.